Hello guys, good evening. Welcome to Mr. Mananabas TV. Kaya guys, nakapa-vlog ako kanina kasi gusto ko rin may kwento sa inyo yung na-experience namin kanina. At saka nakita namin sa daanan kanina na agaw pansin talaga sa akin kaya hindi ako mapakali. Kaya gusto ko rin mapakita sa inyo kasi matitingkad na mga ribbon na nakita namin sa kalsada. Kaya guys, tingnan natin kung ano yun. Kayo na lang uhusga. Okay, bye-bye! Hello guys, good morning. Dito tayo ngayon sa Diversion Road sa May Tulay. Bali, nagja-jogging tayo guys. Kaya napag-video lang ako kasi nakapansin na itong ganito guys. Oh. Talagang punong-puno ng ribbon pink dito sa bakod natin. Ayan. Alam mo naman yung kung sino ang may suot na kulay pink. Ayan guys, lahat ng mga poste natin dito puro may kulay pink. Hindi naman ligid sa kalaman natin lahat ng umawak ng kulay nito kung ano, kung sino kandidato mayroon nito. Pero sa atin yung mga kababayan, open na rin tayo kung sino gusto natin butuin. Eh, alata naman dito sa atin siguro na suportado ng ating bayan itong kulay pink kasi lahat ng mga bakod dito, mga poste dito kulay pink. Palatandaan lang siguro dito yung lugar natin ay ito ang suportaran nila kulay pink. Yun, halos lahat dito sa mga bakal dito kulay pink. Pero sa atin pa rin yung mga kababayan kung sino gusto natin putuhin, kung sino karapat dapat na manix na mumuno sa atin, yung may talaga may kakayaan, may talino, may sapat na kaalaman. Pero dito sa atin, tingnan mo, mga ribbon dito kulay pink. O dito sa loob, tingnan natin, baka dito may kulay pink din. Ayun guys, may kasabay pala tayo ditong dayo. Ayan, nagja-jogging rin sila. Yo. Ate Mary, anak mo, oh, bilis pala tumakbo. Tsaka anak na Elmer. Ayun, boboy. Bayaan nyo kami. Ayun guys, bali doon na yan, lapit sa trabaho namin. Bali anak ng doon nagmimirinda kami sa kanila. Ayun, nakita ka lang dito nagja-jogging rin sila Linggo. Oh, shout out yan na Ate Mary, yung anak mo dito nagja-jogging. Bali lima daw ikutin nila eh. Kasi mula pala. Kahit kami guys, mga higit sa buwan din kami hindi nakapag-jogging uli. Ngayon lang naman uli. Minsan kasi na ang katamad tumayo sa umaga kasi siyempre pagod ka na sa araw-araw na trabaho. Gusto mo man mag-exercise, hindi na makuha, tamang-tamang oras, kulang na sa oras kasi aalis ka mga 8 o'clock. Kaya ito Linggo, medyo try naman kasi open naman tayo ngayon, wala naman pupuntahan, kaya medyo may oras pa tayo sa ganitong time kahit tanghali na. Hi guys, good morning. Hello, good morning. Shout out kay Mr. Mananabas. Eh, subscribe nyo channel ko. Okay. Mr. Mananabas TV. Mr. Mananabas. Oh, yan. Mr. Mananabas TV, ah. Hello. Yan, para pag-upload ko, makita nyo. Ah, sige, sige. Thank you.
Ayun guys, nakahanap tayo doon ng ating kwan. New subscriber kung sakali. Ngayon lang naman kasi kami naka pag-ikot-ikot ulit at saka nakapagpawis. Masarap sana kung araw-araw o kahit every week lang sana. Ngayon lang. Medyo kapo sa oras. Kaya ngayon binigyan natin ng time na kahit paano makapag-exercise tayo o makapaglakad-lakad. Ngayon guys, gayon na naman natin ulit na silayan to. Maganda dito kapag medyo madaling araw, 5 o'clock. Pero kami, yun lang. Pero mas okay na rin to ganito kasi para mabilis ka mapawisan. Bali isang ikot lang naman kami dito ngayon. Pero kanina guys, hindi talaga ako mapakali noon. Makita ko dun sa bakod na yun. Na controversial na yung ating syudad. Parang isa lang sinusuportaran nila talaga dun. Yung kulay pink talaga. Kaya lahat ng mga bakod dun makikita mo dun sa may diversion road ay nakabalot na ng ribbon na pink. Isa lang ibig sabihin nun. Kita mo yun, ha? Ah, yun. Pero sa atin pa rin yun, guys. Ah. Yung kasabihan, di ba, na interview na karaan si Ma'am Lainey, sabi niya, kung sino na sa puso mo yun, bubutuhin mo. Kaya alam na natin kung sino sa puso natin, kung sino gusto natin butuhin. Ah, mahalaga yung guys, yung karapat-dapat talaga. May talino, may kakayahan at saka may vision din talaga sa ating bansa kung anong plano niya para sa ating mamamayan, kung anong mga programa, proyekto, lalo na sa mga mahirap. Kasi talagang guys, hindi natin niligid sa kalaman natin ngayon, talagang gumaganda na talagang takbo ng bansa natin ngayon, lalo na sa mga ekonomiya natin, lalo ng kalinisan ng kapaligiran. Magkikita mo talagang nag-develop na. Kaya guys, huwag na natin ayaan na bumalik pa yung dati na maging tambakan tayo ng basura dito sa atin. Ngayon, wala na. Nung dating, nung araw kasi guys, makita mo tong lugar na to. Napakaganda na ngayon, di ba? Puno to ng mga squatter, informal settler. Ang gilid na to. Puno lahat yan. Tapos ang ilog na to, hindi ganito kalinis. Ngayon, kita mo naman, kahit ultimo plastic, wala kang makikita. Kasi, disiplina. Lahat ng mga squatters dito, naka-posting dito dati, nilipat na sila lahat. Kaya binigyan sila ng magandang tirana nila doon. Kaya dito, makita mo talaga. Ito, para na talaga lahat to, sa public na talaga to. Kaya may pagkakataon na yung mga kababayan natin makapag-insayo, makapagtakbo kasi maganda ang daanan, malinis. Pero dati kasi, yun nga sabi ko sa iyo, squatter talaga lahat dito yan. Puro may mga bahay dito dati. Kaya wag na natin ayaan na mabalik pa ulit yun. Kumbaga sa kuha, nakatikim na tayo na maginawang buhay ngayon, yung maganda. Kaya wag na natin ayaan bumalik. Kaya sa darating na eleksyon na to, mamimili tayo ng kandidato na karapat-dapat, talagang makakayahan at saka magagawa yung katulad nito. Baka maigitan pa niya yung ibang bansa. Ito ang gusto ng mga Pilipino, tahimik, maangat yung antas ng buhay. Ayo guys, yun talagang mapapayo ko sa inyo. Vote wisely. Huwag na hayaan pa. Sinubukan na natin ng ilang dekada na nangyayari. Wala nangyayari sa Pilipinas. Kaya sa ngayon, mga kabataan, mag-isip-isip na kayo kung anong tama. Mag-research-research rin kung mag-time.
para alam nyo kung ano ang tawag na kasaysayan. Huwag na tayo mapabulag sa mga magagandang salita, sa mga pangako. Mas maganda pa yung hindi nagsasalita. Ginagawa. Dito kasi dati guys, yung panahon na to, sa lugar na to, matatakot ka. Kasi alam mo naman to, kung gaano ka dumi dito, talaib, talamak yung mga gawain ng mga ibang tao. Pero ngayon, ito na, parang malaya na tayo. Nakakapaglakad-lakad na walang iniintindi sa paligid. Okay guys, yun, malapit na tayo sa finish line. Bali, isang ikot lang kami. Baka manibago na naman. Kasi tagal tayo hindi nakapag-jogging. Halos isang buwan. Kaya minsan busy. Pero kapag may time talaga, papawis talaga. Exercise talaga tayo. Yan ang tandaan natin. Kailangan healthy, strong. Kailangan wala tayong maramdaman talaga. Kasi mahirap na magkasakit. Salip na sobrang hanap ng pera ay panglaan lang pala sa pampagamot. Kaya kapag may time tayo, bibigyan rin natin ng lalo ng sarili natin na makapag-exercise. Makalangap man lang ng masarap na hangin. Ito, unti-unti na lang konti ng tao kasi siyempre pataas ng sikat ng araw. Medyo masakit na yung dampi ng init ng araw. Kaya dito, dumadami lang tao dito, mga 5 o'clock, 5:30 hanggang 6:30 siguro yan. Kami dumating kami, past 6 na. Kaya isang ikot lang kami kasi medyo mainit na rin. Okay guys, yun ang sinasabi ko sa inyo. Malapit na yung election. Reminders always. Kapakanan ng bansa ang isipin natin. Sigurado kasi ngayon, talamak ngayon yung vote buying. Kaya huwag tayo masilaw sa konting barya-barya na pagdosaan natin na 6 na taon. Isipin natin di lang sarili natin o sikmura natin sa isang maliit na pera lang. Isipin natin yung kinabukasan ng mga anak natin, kinabukasan ng bayan natin. Yun. Okay guys, good morning. Hanggang dito na lang siguro yung vlog ko ngayong araw na to. Kita naman tayo next, ah. Okay, bye-bye na. Okay guys, bye-bye na. Time to go home na. Tapos na yung araw ng pagpapawis. Bye-bye na. Kita-kita tayo ulit sa next vlog. Okay. Bye-bye.